rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Kapog dito sa Isay Story TV. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ay huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para po lagi kang updated sa mga susunod na video. Sa bahay ng mga dimagiba, nagpaalam naman si Santino sa pagliban niya sa kanyang trabaho upang pantayan niya kanyang Nanay Marte sa kanyang pagpapahinga, kung saan nagpaalala naman si Rigor na wag na nga ito dumagdag pa sa gulo ng kanilang pamilya. Habang sa liblib na lugar ay narating na rin nila Tanggol at mga tauhan ni Don Pacundo ang laboratorio na kanilang itinayo. Sinabi naman ni Don Pacundo ang kanilang papay sa pagtayo niya nga ng tagong lugar. Dito, marina naman na sinabi ni Don Pacundo ang pagpapaalala sa pagiging traidor sa kanilang grupo. Na kapag natuntun niya kanilang lugar ay alam na nga nila na may nagsumbong sa kanilang palaban. Samantala, tuluyan na rin nagreklamo si Mr. Sanchez sa taas nga ng presyo na binibenta ng talakal ng mga Montenegro, kung saan naging palaisipan naman kay Ramon ang hindi pagbuwas kanya ng kanyang mga kaaligado. Habang hinihimok naman ni Don Julio si David na magbakasyon nga sa ibang bansa, kasama nga si Catherine na agad naman tinagihan ang alok nito. Dito, pinagtapat na nga ni Ramon sa pamilya ang pagsulot ng ibang kalaban sa kanilang kliyente. Na walang ibang sinisisi si Ramon kundi ang pamilya Caballero. Ikinasama naman ni Ramon ang plano ni David na pumunta nga sa Caballero upang manmanan niya ang mga ito. Habang nabalitaan naman ni Mando ang pagkakasaksak nga kay Marites, na pilit gustong alamin ang nasa likod ng pangyayari. Na ibinaling naman ni Rigor ang lahat ng sisi sa mga nakakalaban niya ni Tanggol. Sa kabilang banda, sinisubukan naman ni Rhoda na magsabi si Marites na kanya mga itinatagong lihim. Na wala namang kalamalam si Rhoda sa gustong ipahiwatig niya sa kanya ni Marites. Kung saan, pinayuan naman siya ni Rhoda na kailangan niya harapin na kanya mga problema. At sa uli, pinagalaw naman ni Ramon na kanyang tauan upang malaman niya ang nasa likod ng pananaksa kay Marites.